Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, Noda Action Man. Una sa lahat, magandang shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin muna hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa yung host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito mga ka-action, mga ka-camping, no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo, no? So alam naman po natin na pumutok nga ho ang nasabing balita na isang action ni dating Pangulong Digong ho, mga ka-action, ay hindi sinang-ayunan o labag sa nasabing constitution ang nasabing action ni Duterte ho, mga ka-action. Okay. Alam naman po natin si Duterte kapag hindi sumasang-ayon sa kanya ay ginagawa niya ang lahat para sampahan ang mga kaso kung ano-ano, gaya ng nangyari ho kay Attorney Laila De Lima, di ba? Sinampahan niya na kung ano-ano ng mga ano hanggang sa nakulong nga po pero nakalaya man, mga ka-action, no? So dito po sa pag-ano ng revocation sana sa pagtangka niya na iparevoke ang nasabing ipinagkaloob na amnestia dito kay dating Senador Antonio Trevianes, eh hindi nga ho ito sinang-ayunan, di ba, ng korte dahil labag ito sa konstitusyon ho, mga ka-action. So alam naman po natin ito si Trevianes ay maingay pagdating sa mga Duterte at gusto malaman ang totoo. Kung may gustong malaman talaga ito si Trevianes sa mga Duterte, ay talagang hindi ho ito titigil hanggat hindi niya malaman, mga ka-action. So may nakita ho kasi tayo dito na isang ano, mga ka-action. I-share ko lang ho sa inyo. Hindi kaya isa to sa mga dahilan na iparevoke ni Digong ang nasabing amnestia ni Trevianes dahil ito na naman ang gustong malaman. Basahin ho natin ha, mag-attach po sa screen. Ayan. Trevianes seek probe into multi-billion project awarded to Bongo family. Ayan ha, Trevianes seek probe into multi-billion projects awarded to Bongo family. Diba? Hindi kaya ito naman ang isa sa mga dahilan kung gusto niya iparibok ito si ang amnestia ni Trevianes, mga ka-action, dahil ayaw niya namang mabisto ito. Kasi ito na naman, kilala na naman natin ang mga Duterte. Kapag pinapakialaman ang kanilang buhay, ay talagang gagawa din niya ng way para maging tabla-tabla. Diba? Baka isa ito sa mga dahilan. Kasi alam naman natin si Antonio Trevianes kung paano po yan magbusisi. Inaalam niya po ang totoo kung ano po ba. Kasi hindi naman masama ang maghanap. At natural lang ho na maghanap po tayo. Di ba, mga ka-action, mga ka-campaign? So, yan din share ko lang ho sa inyo. Well, eto, punta natin itong attorney ng bayan. Nagbigay siya ng reaction dito at ito siguro, ito talagang ano naman to eh. Certified abogado ng bayan at certified din ang kanyang mga sinasabi. Di ba? So ito, pakinggan lang ho natin, mga ka-action, ha? Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Isa na namang action ang labag sa konstitusyon ang ginawa nitong dating Pangulong Duterte. Ito ay patungkol dun sa Proclamation No. 572 kung saan pinababaliwala niya, pinawawalang bisa niya ang amnesty ng dating Senador Trevianes. 10 araw nang nagkakampo sa Senado at si Senador Antonio Trevianes matapos bawiin ni Pangulong Duterte ang kanyang amnesty. Pero susubok daw ang senador na lumabas ng Senate building. Bagamat wala raw kasiguraduhan kung tutuparin ng gobyerno ang pahayag na hindi siya aarestuhin hanggat walang arrest warrant mula sa korte. Ako, susubukan ako mamaya na lumabas. Titingnan natin. We'll do it quietly. Try to do it quietly. Para we'll see how it goes. Ibig sabihin nun, talagang
hindi sila sincero doon sa kanilang statement. Wala namang mag-resist sa amin. Ano? Hindi tayo manlalaban. Ang isa sa maituturing na talagang oposisyon kay dating Pangulong Duterte ay si Senator Leyla de Lima. Pero, doon sa mga ginagawa niyang pag-iimbestiga, doon sa mga sinasabing EJK ni dating Pangulong Duterte, eh nagkaroon ng kaso. Nasampahan ng kaso itong si Senator Leyla de Lima na may kaugnayan sa drugs. One of the fiercest critics of Philippine President Rodrigo Duterte, Senator Leyla de Lima's in police custody following her arrest. She was accused of drugs offenses just weeks after opening an investigation into alleged extrajudicial killings sanctioned by Duterte in August last year. Innocente po ako. Like what I've always said and will repeat now, I'm innocent. There's no truth, it's all lies. The accusations against me that I allegedly benefited from drugs, received drug money, and supported and protected drug convicts, they're all lies. The prominent lawyer and former justice secretary had spent Thursday night in the Senate building after a judge ordered her arrest on criminal charges that were filed last week. With the GPNP and the members of the HSS, CIDG, we will make sure that she's safe and secure while in our custody. Duterte has not been tender with de Lima and sees her as a nemesis, once suggesting she hang herself in one of the daily TV attacks he made during her investigation. This went beyond his presidential period in office and dug into his 22-year reign as mayor of Davao City. De Lima's investigation turned up no proof against the president, but little has been produced to condemn her either. Nakulong nga siya na bahabang panahon hanggang sa maaprubahan ang kanyang bail kamakailan lamang. Dahil nga kritiko itong si Senator Trillanes, ninais ni dating Pangulong Duterte na yung amnesty na ipinataw ni dating Pangulong Benigno Aquino dito kay Senator Trillanes ay mabaliwala at muling mabuksan ang kasong rebelyon. Anong purpose nun? Ang purpose nun ay gawin din yung ginawa nila kay Senator Leyla de Lima. Makasuhan at makulong para wala na mag-ingay laban kay Pangulong Duterte. Ang dating Pangulong Benigno Aquino III ay pumirma ng Proclamation No. 50 na nagbibigay ng amnestiya sa mga active at sa mga dating AFP members at mga supporters na na-involved sa 2003 Oakwood Mutiny, sa 2006 Marines Standoff, at sa 2007 Manila Peninsula Siege. Ang pag-issue ng proklamasyon na ito ay magtatanggal ng anumang criminal liability sa mga taong involved. Pero hindi sakop nito ang mga kasong rape, acts of torture, crimes against chastity, and other crimes committed for personal ends. No November 24, 2010, muling pumirma ang dating Pangulong Aquino ng Proclamation No. 75, superseding Proclamation No. 50. Ang bagong proklamasyon ay magsasama ng amnestiya para sa mga miyembro ng PNP na na-involve din sa mga mutinies. Ang Proclamation 75 ay sinang-ayunan din ng House of Representatives at saka ng Senate sa pamamagitan ng Concurrent Resolution No. 4. Maraming naging issue si Senator Trillanes kay dating Pangulong Duterte. Noong April 29, 2016 ay hinamon niya itong kandidato bilang pagkapangulo na si Rodrigo Duterte na magpirma sa isang waiver para ma-i-open ang kanyang bank accounts for public scrutiny in relation to the Davao City Mayor's alleged undeclared 211 million pesos. Pero si Duterte ay hindi sumang-ayon. Noong May 5, 2016, ay nagsampa naman si Trillanes ng kasong plunder laban kay Duterte. Dito nga sa Office of the Ombudsman. Ang sinasabi ng senador ay ang posibleng source daw ng alleged 2.4 billion pesos worth of deposits na nasa account ni Duterte. At ito ay may patungkol daw sa sinasabing ghost employees ng Davao City nung si Duterte pa ang mayor. Sinabi rin niya na ito ay maaaring galing daw sa alleged illegal drug operations. So in other words, noon pa man din, 2016,
ay pinagbibintangan niya ang mga Duterte na involved sa illegal drug operations. Pero nagkataon, noong May 2016, ay nanalong pangulo itong si Duterte sa 2016 polls. People have been desperately trying to get a glance at country's new president, Rodrigo Digong Duterte. At ito naman si Trillanes ay natalo sa kanyang pagiging kandidato bilang vice president. September 19, 2016 ay nagsampay itong si Trillanes ng Senate Resolution No. 9 na nagnanais na makasama na mapaimbestigahan sa mga alleged Davao Death Squad killings na siya nagsasagawa ng pagpatay sa panahon noon ng dating Duterte sa Davao. I stand on a matter of privilege to talk about the Las Cañas, the testimony. Noong Lunes, humarap si Ginoong Las Cañas sa Committee on Public Order chaired by Senator Lacson, at ito ang kanyang mga allegations. Si dating Mayor Rodrigo Duterte ang mastermind at bumuo ng Davao Death Squad. Next. Si dating Mayor Rodrigo Duterte ang nag-utos ng pagbomba sa mga moske sa Davao City noong 1993. Si dating Mayor Rodrigo Duterte ang nag-utos ng pagpatay ng pata Saha family, kabilang na ang isang buntis na babae at apat na taong gulang na bata. Si dating Mayor Rodrigo Duterte ang nag-utos ng pagpatay kay June Pala noong 2003. Si dating Mayor Rodrigo Duterte ang nag-utos ng pagpatay kay June Bersabal noong 1997. Si dating Mayor Rodrigo Duterte, through Sunny Beneventura, ang nag-utos ng pagpatay kay Fred Soto. Si dating Mayor Rodrigo Duterte, through Sunny Beneventura, ang nag-utos ng pagpatay kay Master Sergeant Donald Caigas, na tao ni General Palparan. Si dating Mayor Rodrigo Duterte, through Sunny Beneventura, ang nag-utos ng pagpatay sa dance instructor ni Jocelyn Duterte. Si dating Mayor Rodrigo Duterte, through Sunny Beneventura, ang nag-utos ng pagpatay kay Alan C. at 10 Chinese Nationals. Ikasampu, si dating Mayor Rodrigo Duterte, through Sunny Beneventura, ang nag-utos ng pagpatay sa isang Taiwanese national base sa impormasyon ni Charlie Tan, isang nababalitaang drug lord sa Davao City. Si Vice Mayor Paulo Duterte ang nag-utos magpapatay ng isang suspect na nagpapanggap ng kanyang identity sa Katalunan, Davao City. Si Mayor Paul, Vice Mayor Paulo Duterte ang nag-utos ng pagpatay ng isang nakakaalitan sa trapiko na nakamotorsiklo. Si Vice Mayor Paulo Duterte ang nag-arbor ng suspected drug shipment ni Charlie Tan na naisakay sa container van ni Vice Mayor Duterte. Yan po ang mga aligasyon na binigay ni Ginoong Las Cañas. Marami talagang nais na ipukol ng mga issue patungkol sa anomalya ng dating Pangulong Duterte, itong si Senator Trillanes. Masasabi ba natin na may kaugnayan nga ang pagtanggal ng kanyang security detail noong July 13, 2010? Sinabi ng PNP na ito daw ay parte ng comprehensive review ng kanilang mga assignments at i-re-evaluate ang list of VIPs na makakatanggap ng police guards. Kaya noong August 31, 2018, ay pinirmahan ni dating Pangulong Duterte ang Proclamation No. 572 na nagdedeklara na ang amnesty na ibinigay kay Trillanes ay void ab initio o walang bisa sa simula't simula pa lamang. At ang dahilan dito ay insufficient daw ang pag-amin ng guilt nitong si Senator Trillanes. At maliban dyan, yung certification issued by the military the day before August 30 ay hindi daw makita. Walang makita at walang available na kopya yung application for amnesty nitong si Senator Trillanes. Kaya nagproklama muli itong si Duterte na inuutusan ang AFP at ang PNP na arestuhin kaagad ang senador. Yung nawawala di umano application for amnesty ni Trillanes ay naipakita naman ni Senator Trillanes noon during sa privilege speech niya. Pero yung kopya ng gobyerno ay sinasabing wala na silang kopya
malamang daw ay nawala na. Sabi nga ng DND, yung papel na ito ay maaaring completely lost na dahil yung office daw ay nagkaroon ng maraming renovations prior to that. Pero ang Rappler ay nakakuha ng dokumento na nagpapakita na ang DND ay ni-recognize at napayagan ang application na ito ni Trillanes. Kaya bakit kaya biglang nawala ang nasabing papel para mapagbigyan ang proklamasyong ito ni dating Pangulong Duterte na nagpapawalang visa ng amnestiya pabor kay Senator Trillanes? Pero napakalaking sampal nito kay dating Pangulong Duterte nang magkaroon ng desisyon ang Supreme Court at sinasabing ang amnesty ni Trillanes ay valid at pinawawalang visa ang Proclamation No. 527 ni dating Pangulong Duterte laban kay Senator Trillanes. Ang desisyon na ito ay sinulat ni Associate Justice Maria Filomena Singh at sinabing ang Proclamation No. 527 ay unconstitutional. Hindi ba talaga napakalaking dagok nito kay dating Pangulong Duterte na tulingan pa namang isang abogado? Dapat din bang managot dito sina dating Solicitor General Jose Calida, DOJ Secretary Minardo Guevara? Ang sabi ng High Court, the sitting president cannot revoke a granted amnesty without the Congress concurrence. Matatandaan ang Proclamation No. 527 ay walang anumang approval o concurrence ng Kongreso. Isinagawa lamang ito ng dating Pangulong Duterte para maaresto itong si Senator Trillanes at tuluyan na munang manahimik habang siya ay nasa posisyon. Isinalang-alang din ng Supreme Court ang primacy of Bill of Rights and it reaffirmed that neither the government nor any of its officials, including the President, are above the law. Idinagdag pa ng Supreme Court na yung pagpapawalang visa ng amnesty matapos na ito ay maging penal at ang pagpapawalang visa ay walang prior notice ay labag sa constitutional rights to due process nitong si Senator Trillanes at pati ang nais na pagbuhay nito si Pangulong Duterte ng mga kaso ni Trillanes na matagal nang na-dismiss ay labag sa karapatan against ex post facto laws at double jeopardy. Ano ba itong ex post facto law? Ito yung batas na nagpipenalize o nagpaparusa sa isang tao sa mga aksyong ginawa niya na dati ay hindi illegal. At the time na ito ay ginawa niya, pero sa kasalukuyan ay maaari na maituring na illegal. So halimbawa, kung ang pagte-text ng mga masasamang salita ay hindi pa krimen noon dahil wala pang cybercrime law patungkol sa cyber libel, hindi siya maaaring parusahan kung nagawa niya ito noong 1999 at nagkaroon lamang ng cyber libel noong 2002. At ano naman yung double jeopardy? Ito yung pagbabawal na muli mong i-prosecute sa pangalawang pagkakataon para sa parehong krimen. Kung ito ay napagdusahan niya o siya ay na-acquit noon, hindi mo na ito maisasampang muli para siya ay i-prosecute for that same crime. So kayo po ang magsabi, ano ba ang ginawa ni dating Pangulong Duterte para ipawalang bisa yung amnesty na ibinigay sa napakatinding oposisyon sa panahon niya? At ito ay si Senator Trillanes. Ito ba ay panggigipit gamit ang kanyang power bilang presidente? Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clecas, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin si Attorney Claire ho mga ka-action. Oh, di ba? Alam naman po natin na kapag ang mga Duterte ay pinapakalaman at gusto halungkatin ang mga budget pagdating sa mga budget o mga etc. pa diyan, eh nagagalit ho ito. Di ba? Tingnan niyo si Sara Duterte.
Di ba? Nung kasagsagan ng issue ng 125 million, nung marami ang kumundinat sa nasabing 25 million, 125 million, di ba? Ano sabi? Kalaban ng bayan ang nagtatanong. Ganon ho ang mga Duterte. Kapag hindi sumasang-ayon sa kanila, galit ho sila. Di ba? O si Pulong Duterte, tingnan nyo yan. Si Basti Duterte, tingnan nyo yan, di ba? Kapag sumasalungat sa kanilang gusto, galit ho sila. Ganon ang mga Duterte. Kaya gusto siguro yan, siguro ang mga dahilan kung bakit gusto iparibok ni Digong ang nasabing pinagkaloob na amnestia dito kay dating Senador Antonio Trillanes, o mga ka-aksyon, mga kakampeng. Pero gaya po nang sabi natin, wala na power yan si Digong. Diba? O nakalimutan niya yata na ang kasalukuyang administrasyon ay si Marcos. Diba? Yan po mga ka-aksyon, no? Gin-share ko lang po sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, and Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.